first damage using in that feathered Ursaic, but once again, do or die match na ito. Welcome for our last series of the match between Indonesia and Team Philippines. Ano kaya ang magiging storyline ng mga teams natin ngayon, lalo na this is already a 1-1 score? Well, actually, kung titignan natin yung laning na ating mga teams, napakaganda ng Farsa and the Brody. Very interesting, magkaiba sila ng role. Yung innate role, kumbaga, ng mga heroes natin. But anyway, napakaganda rin ang ginagawa dito na Kent. Medyo pwede nga lang na siya ang malugi because of that one. Na-exhaust na ang flicker here comes her to. Hindi na masisecure or hindi na matatry na maagaw dahil masisecure na Team Philippines yung buff doon ni YSS or ni Sungpak, okay? So we have changes again for today or for this game. Specifically for Team Philippines, Sungpak is still the jungler for this match. 30 will use the Pakito. Kanina we're looking forward to see a Pakito as the jungler. But this is a different story for Team Philippines on this game. Now, Team Indonesia, they have a jungler na mabilis, kumbaga, in terms of mobility. I mean, mataas yung mobility. So I think for Team Indonesia dito, all they have to do is to maximize kung ano man meron sila ng mga roamer and even the mid lane para ginamit dito ang Cyclone Eye. Same goes with that flicker. At sakto rin naman ang backup dito ng Team Pinas, killing and taking her Todd on that skirmish kanina. Medyo napadaan sa masisiki. Pero temperature plates, nope, delikado. Merong Tony doon. So, merong refuge si Yuji sa ilalim ng Tore. Hindi muna sila magpapatuloy for any kind of engagement. Pero, may nagkikasagutan na kagad dito, Team Indonesia. Addition, there's a grab block dito laban kay Sumpa. Kaya naman na pick off na rin siya kasabay na dito ng dalawa. Pero nice follow-up na rin dito ni Yuji using in that abyssal arrow to zone down the members of Team Indonesia. Pero mas masisecure dito ng Team Indonesia yung positionings around this objective na sinisimula na ngayon. Pero rumoronda na rin naman na sina Bobo Ong and also 30 Gaming. Napakaganda ng Don't Run World King actually doon ng side ng Team Indonesia. Pero nga lang VOE ginamit ang kanyang Tempest of Blades. Still, Team Philippines medyo kinulang nga lang doon pagdating sa team fight initiation. Although sila ang nakakuha ng turtle objective and our score is now 2-2. So far, Team Philippines, they're taking their time kung paano magpa-farm dito against the players more na crowd control for the bottom lane. Sinasabi natin na nakakaabang na matchup ng Brody and ng Farsa. Nakakita na tayo na sagot. Una nakakuha ng kill is the Brody of Team Indonesia. Maingat ngayon si Yuji. Ah! Okay, kinagandahan pala ni Glaze. Since merong si Lina, tapos merong Grok dito, pwede napakadali lang para sa side ng ano, napakadali lang para sa side ng Team Indonesia na hindi ma-force or mapilitan dito si Yuji na hindi mag-dive against Team against Team Indonesia. Kaya nga eh, dinadaan-daanan niya lang no, yung mga Abyssal Trust para ma-secure niya dito yung mga vision na alam natin na it takes some time para makapag-respond na ulit ng isa pang Abyssal Trap. But now, we have an offended airstrike na medyo magagambala tayo dito kung makakaligtas pa nga siya. And yes, indeed, makakaligtas pa rin naman dito si Coco. Nice control though for Team Indonesia para mahirapan pa dito ang Team Philippines to go in for the push. Pero nakikita natin sa top lane pala, trumatrabaho na rin kagad dito ang ating YSS si Sumpak and also 3D Gaming. So this is a good opportunity para magkaroon lang din ng mga certain trade-offs laban sa Team Indonesia ngayon. Nahirap din para makapag-control ng facing natin. Ayun, sakto yung arrow. Natatosan. Kelvin Gaming, Kelvin Gimang boy pa rin. Doon sa may top lane natin. Nice Red wall from the Grok. Kent Long and Weewoy. Connection. Killing Yuji. Ito na. Yung sinasabi natin, the connection ng Team Indonesia shows ngayon sa ating laban. Pero may connection din naman. Si Bobong Gamer at si Coco doon sa may bottom lane. So, ang nangyari ngayon is action versus action na Team Indonesia versus Team Philippines. Pantay yung ating team kills. Pero kung titignan natin yung gold, medyo namang dito yung Team Pilipinas dahil nauna sila na makakuha ang outer turret energy shield sa top lane. Pero naagaw yung turtle objective while charged for the cross. Lalo sa kill yung Herton. At ngayon naman si Herton, bigla siyang naging half human, half champion. Kanina nag-akay din siya against si Team Philippines pero top lane natin, turning labang kay double kill para dito kay Bobong Gamer. And 5-6 is our score. Still, Team Indonesia, napakaganda ng ginagawa dito ni Herthod. Promise.
ganda ng mga usage ng kanyang utilities and also the potential destroyed. Of him getting in all of the advantage given na magamit niya dito yung mga ultimates dito ng kabilang team. Pero ang magiging problema naman dito, bottom lane, is also the punishment dito ng dalawang mage natin from Team Philippines. Ang makikita lang natin dito for Team Indonesia is that there is still the mid lane maintenance or nasustain nila dito laban sa Team Philippines. Pero nahihirapan din tayo to the point na baka sakaling mag-engage pa rin naman dito sina Eugen. Speaking of engage, they are close enough to get in the kills laban dito kina Hurtle. Napakaganda nung ano doon nung wild charge actually ni Kentlong pero hindi pa na na-secure pero sa may bot sa my middle lane na kill for kill medyo naging maasim doon si kumparing Guiway natin of Team Indonesia na bilhin na mag-figure out si Kentlong at napakagandang gamit dito ng ating Farsa or ni Coco actually against the players of Team Indonesia para ma-zone out still Team Philippines. They are defending this turret on the middle lane. Good thing is that they were actually able to destroy the top lane. So right now, Team Philippines lamang pagdating sa gold. Pero 3D Gaming, mukhang ready siya makipaglaban kay Kelvin actually dito sa may top lane. Medyo delikado nga lang kasi nakapwesto rin yung mga ibang players ng Team Indonesia. Napakadali lang para bang apanto. Same goes with the Ling as well. Nandun lang siya. But right now, Team Philippines, patay si Coco sa bottom lane. At nandito na ngayon ang ibang players ng Pilipinas. Pwedeng mamatay si Brody anytime soon. Nag-flicker out, get long for the backup. Same goes with her Todd. Sino ba ang unang magkakaroon ng kill? That would be Supak of Team Philippines. Grab the Hurricane Dance. Disengage para sa ating mga players of Team Indonesia. 8-9 total objective is now up for both of our teams. Habang nangyayari yun, nag-perform lang mga players ng Team Indonesia. Same goes with Rabi, which is clearing the minion wave para free-flowing pang nagkaroon na ibang objective dito ang Pilipinas. Maganda pa rin talaga ang panimula dito ng Team Indonesia. No? Yung facing nila is still in the control, is still in the lead, pero nakakakuha lang ng mga designated kill-offs dito, pick-offs dito ang Team Philippines. But now, there is a contest for the turtle, pero maganda yung zone capabilities kagad dito ng Team Philippines. Red team has slain the turtle! Wow! Maganda sa generation dito ng Team Indonesia, pero maganda rin ang Hurricane Dance. Di parang bawang gamer natin, UG! Turn around kill for Team Indonesia! Coco will get a kill as well para naman dito sa team ng Pinas. Palitan lang ang nangyayari. Pagka, alam nyo na guys, game number 3, Indo laban sa Pilipinas. Sulit na sulit ang performance ng ating mga teams. Pero sa'yo ba, sino ba talaga ang lamang sa ating laman? But anyway, Kelvin Gaming, Kelvin Gimang sa top lane. Napaka sakit ng damage niya actually. So imagine ko meron mga kakampi doon. Meron ka confidence si Kelvin actually pero ito nakita ni Juiwai. Red team hero has been slain. Dalawang players. Mukhang masasama pa dito si UG. May pilit na mag-back away habang nangyari yun. Two players from Team Philippines mapipilit na mag-DP out kasi nasira ng Indonesia ang second tier turret. Hurricane Dance para makakatakas doon yung Brody ng Indonesia. Ever since nawala sa listahan dito ng mga hero picks ang Team Philippines, yung Johead, hirap na sila makakuha ng setup. Yes, kahit anong Kufra or kahit anong tangpay yung gamitin nila dito, hindi pa rin nakikita natin yung setup dito potentially for Bob Ong to get in those skills and the space provided by this tank para makakuha ng magandang pick off dito yung core damagers na. Ang nagiging problema lang dito is siya din mismo yung napipick off at siya din mismo yung minamata ng Team Indonesia. Multiple times from game number 2 pero now hold on dahil si Everything Boy getting in that security for that kill. There is also the trade-off with the use of the Feathered Airstrike lamang para naman ng Team Philippines pagdating sa pick off potential at sa kill count. Pero magiging possibility kasi dito, balikan natin yung question mo Ate Chantella na halos po mapuburo ko dito kasi sa line of points ng Team Indonesia, lalo na sa execution nila given by the micromanagement na lagi nilang nadadala sa mind games or sa lito ang Team Philippines dito na hindi makasagot with their pick offs. Okay, kaya din actually nalilito kasi hindi nila talaga alam kung sino itong targeted nila. Pero speaking of nice Hurricane Dance, wala nga follow-up damage for the side of Team Philippines. Medyo malayo ang naging Feathered Airstrike ni Pare Coco doon. Pero may bawang na Hurricane Dance. Hurricane Dance, the version naman ng Indonesia na Hurricane Dance sa players down. That is 30 of Team Philippines. Sama pa rin sa Coco will be down as well. Ang meron lang na ultimate dito na buhay for the side of Team Philippines is Sumpak. Ginamit niya ang kanyang mountain shock. Wala mga buhay players ng Team Indonesia. Ire-reset
yung Lord, pero nakita sa Sobak, Yuji nandito na rin. And for that, this might be a possible free Lord for the side of Team Indonesia. Ang tinamaan na arrow! Si Herton, pero may pinirang flicker. Akapin na si Yuji, pinasok! Three-wall with a kill for the side of Team Indonesia. Ang nangyari yung deploy ang Lord objective. Tapos nandito si Ubao, all same goals. With Sobak, third game, buhay na rin. Hindi na reset yung ating Lord, pwede kuhanin. Pero Dwayboy na doon, nice knock-up. Nice. At Lord na ako. And this is just for our game number 2. And Sumpak with that Lord steal and a kill. Sa mga para isa, tatong players down for the side of Team Indonesia. Napakaganda para sa kanila. Respect given for Dwayboy para mag-try at para magpursiging kuhanin dito yung Lord. Dahil meron nga siyang retribution available. Ang problema nga lang is, apat ang nakatapat sa kanya. There is advantage dito na Team Philippines with the numbers and also their strategies and the damage output. Kaya naman ngayon, tingnan mo naman yung lamang. The comeback is just too real. Parang ipopong dito para makaset up at makakuha din ng kill. Whoa, another kill for Team Philippines. Talk about synchronization of skills. Sa mga pa ng Holy Crystal ngayon, para kay Random, take note, we are just on our 11-minute game time. Mabilis lang, actually, para sa Team Indonesia na madepend sa itong Lord, pero mapaforce to ng Team Philippines to take down turrets. Ang pinaka-struggle or ang pinaka-challenge sa kanila is kung makakakuha ba sila ng inhibitor turret. Pero nga lang, pinasok ni Bobong. Here comes Gatlong for the defense. Ganon, Wild Charger, King Dance for the Akai. Free hit for Team Pinas. And Sumpak with the kill, taking down that Akai. And yes, hindi sila na ako ng inhibitor turret, pero they are now literally dictating the pace of our game. Kapatid ka na naman tamaan. Ako po nagkasaktuhan. Nice set of play from the Ruby. Pero may bawi mo dito. Tapos Blitz 30 ang makukuha. Palitan pa rin ang mga tropa natin, both from Indonesia and for Team Philippines. Ah, hindi ko na alam kung sino ba talaga naman. Sino ba ang lamang ngayon, Honey Glaze? Lamang ang Team Philippines dito pagdating sa mga pick-up potential sila and sa mga impact at dominating factors na nilalatag nila. Ang problema nga lang din dito is Team Indonesia, hindi nalalayo pwede sila makakuha ng comeback. Bakit? Yung itemization nila is also close to the damage potential na may bibigay nga dito ng Team Philippines up against them. Dahil 2 to 3 core items ang nabubuo pa lang dito ng both of our teams. So equalize sila pagdating sa damage sa items and also the pick-up potential. Kaya naman ngayon, kailangan mag-ingat ang Team Philippines dito dahil nga, there are times na nakikita natin na nagkakaroon sila ng errors, especially third gaming, na hindi nagiging maingat when it comes to going in and out. Tapos, si Herton pa dito, isa yung siyempre makakapagbigay ng game changer eh. Since he's using in the ultimate para makapagbigay ng distraction, using in the setup, using in the Pakito, or even Bob Ong's ultimate using in the Hurricane Dance to pin them down. But speaking of ha, there is the potential initiation dito ng Team Philippines dahil minamata nila dito yung objective by Kelvin Gaming. Okay, nagamit na, Honey Glaze, yung flicker dito. Pero si Yuji pala, meron siyang sariling objective sa bottom lane. Taktong sound na pagkakakill ako na si Krak. Kelvin Gimang is down as well. Two players down for the side of Team Indonesia. Ginamit na ng ibong adar na ang kanyang Ferret Airstrike. Patay din si Paring Brody. Two players there for the side of Team Indonesia. Gusto nga bully makukuha pa rin. Patay din ba na makakatakas dito yung link? Pero take note, patay na rin si Herco. The last player down, or the last player standing for Team Indonesia is Dwayboy. Honestly, mahirap dumepensa if you're an assassin and you're against four players, more on the poke. Inhibitor turret down on the middle lane. Minion wave, buhay na rin si Gronk. Pwede madepensahan. Dahil mabuhay na rin other players. Sir Todd, 14 seconds. Make it 13 actually. But a good thing, Team Philippines was actually able to take down an inhibitor turret against Team Indonesia. Yun ang nakaka-pressure na lalo dito sa Team Indonesia. Lalo na ngayon, napakaganda pa ng setup dito ni ng ating Philippines given to us by Bob Ong. Pero Ate Chantel, napawasan na tuloy ang isa ating Philippines dito. Nakuha si Sumpak. Gaya ng sinabi natin, this is the M3 KOL Carnival and I'm sure natutuwa lahat ng mga viewers natin ngayon sa mga pinapakita ng ating mga famous KOL Indonesia and Team Philippines. Parang yung rivalry natin sa mga professional league na dala din nung dalawang teams natin ngayon for both regions.
So far, this is a nice position for Team Philippines. Ang magiging crucial nga lang is pag naging maganda yung setup ni Kelvin Gimang. Kasi, alam mo yun, for Indonesia, kailangan lang nila makakuha ng dalawa. Mahold nila yung kahit isa. Actually, kamunti ka na rin doon. Naku, naiiwan si 30 gaming. Pero sabi pa na, hindi nakita si Yuji. Dwi, boy, gusto ko kuhanin. And ginamit na kanya Tempest of Blades. Nakahuli si Yuji doon. So, fuck, patay na rin. Oh, my God, patay din si Dwi, boy. Medyo na pala yung lang doon. Si paring Bob Ong natin. And still, napilita mag-taker out, boy, pa rin ang mga players. Dalawang patay for Team Philippines. Tatlo naman. I mean, dalawa ang natirang buhay para sa Team Philippines. Pwede nilang ipilit na magkaroon ng teamfight, but definitely hindi nila pwedeng ipilit na kumuha ng Lord objective. Oo eh, ang laking risk nun. Lalo na kailangan na muna nilang makakuha ng pick-up dito. Pero nice usage of the stun given to us by that Parsa. Pero again, via weird, the objective being taken already by the members of Team Indonesia, pinaprovoke na nila dito ang Team Philippines kung paano ba sila makakasagot. Dahil nga, we have the objective. First or second level Lord is already available. Tingnan natin kung magkakaroon nga ba sila na magandang opportunity i-contest ito. Lalo na't lima. Sa lima na yung pwede maging laban yun. There's the usage of the Mountain Shocker, and will it be possible for Team Philippines dito na makakuha ng comeback? Lalo na't lagi silang naisan dito. Especially 30 sa mga nagiging zoning out capabilities niya. And once na pick off siya, once na pin down na siya dito ng Team Indonesia, wala na nagiging sagot dito ang Team Philippines to go in for the initiation dahil yung damage lang din nila here to dito, and also that link is just too enough for them. Uy! Nagkaikutan si Herto at si Bob Ong Gamer. Pero nga alam, Tempest of Blades, naku, nakap dito. Patay si Yuji na wala ng defensa, pero may bawal lang din naman sumpa. Nandiyan ang crowd control sa mga presa. Double kill for the YSS. Sinabahan ni Coco si Sumpak. Habang nangyayari yon, 30 Gaming will destroy that turret on the top lane. Dalawa laban sa tatlo ngayon sa ating laro. Eh, Team Pinas, pwede lang ipilit ako muna objective kalati na labo. And here comes the checkpoint. Ooh, nice time para dito sa Prodi. Ginamit ang Tony Park Memory. Kapatid ka mamatay dito sa Subak. Pero nakuha niya is 30 Gaming. Dalawang laban sa dalawa ngayon sa ating laro. At wala pa rin magtatry na kumuha ng Lord Objective. Hindi. Sisimulan ba? And again, oh my God! Road to 20-minute game time for our game number 3. Parang mala-finals ang nakikita natin ngayon. Hindi ka nalalayo dyan sa mga sinasabi mo, Ate Satil. Dahil nga, mapapasok na tayo sa opportunity na naman dito ng Team Indonesia na makakapaglaban, labanan dito laban sa Team Philippines with the 5 full-on members on their team. Dahil nga kahit na medyo nag-fail sila doon sa mga pick-off nila, trying to get in Sumpak, also Rando from the top lane or the bottom lane, nahirapan naman sila dito dahil wala silang crowd control, wala silang pampin down mula doon sa pag-zone out dito ni Bob Ong. Although naipit siya, this is a goodbye time for them to go and compose themselves up para makakuha ng magandang bawi. This is already our 18-minute mark. Nagkasalubungan na naman dito sila Kendong and Bob Ong, pero look at that. The ultimate is already thrown out laban dito sa Akai. So ano ang isasagot nila dito when it comes to the contest laban dito sa second level Lord? Nako, parang medyo matagal pang sipatan. Honey Glaze, may kita natin ngayon. Pero ang ganda ginagawa ng Philippines actually. Kasi bakit? Kanina, Indonesia ay nakalamang in terms of the positioning. Sila ay nakaangat pero na-push back sila ng Team Philippines. Pero nagiging crucial ngayon for Team Philippines, there are moments as to where naiiwan si Sumpak at si Yuji na magkadikit. So, nagda-dive lagi si Dihoy. Good thing, meron na siyang damage, meron siyang item, so pwede niya i-burst down agad-agad dito yung lane. But anyway, ginamit na yung wild charge, naka-open dito si Coco, si Sumpak, at si Yuji, habang si 30 nasa may top lane. Ano ba? May nakabantay from Team Indonesia. Ganun, naka-defense at naka-ready doon for the team. And wow, parang hindi so much yung pinapanood ko ngayon ah. Parang hindi so much yung kinakas natin ngayon. Mainit, net, mai, ate, honey, please. Yung laban natin ngayon. Marami baka nila, no? Yung mga priorities nila, straight up, getting in a pick-off bago sila kumuha ng objective. Pero look at this! Their mentality pop-up. Pero look at the save na ginawa dito ni Herton. Gamit ng ultimate niya as well. Pero Sumpak mo na-kill, na wala na immortality dito. Si Herton, ito naman first up. Pero sa ano, Team Indonesia, ba nangyayari yun? Nagkaroon ng backup ng side na ang Team Philippines. Si Farsa ready for action na din.
Coco, napakabilis. Parang kanina, bago na nag-shift ng ating camera on the bottom lane, nasa may top lane po siya. But then, Team Philippines, alam nila kung sinong kailangan kuhanin. Nakuha nila dito si Brody for Team Indonesia. Pwede na i-force to for an objective. But take note, meron kasing link. Pwedeng puntahan si Sofa. Tempest of Blades, nahuli nito na wala ng immortality. Ketlong as well, pero airside para dito sa side ng Team Pilipinas na wala ng immortality. Ketlong, buhay pa rin. Nagamit ni Pasig Don. Tinikitan si Kelvin Diva. Tapos patay pa rin si Coco. Nagkapatayan na ang ating mga players. Dalawa para sa dalawa. Buhay na rin ang unang mga namatay. Pero unang mabubuhay ay si Ket. Ito na nga ang latest for Team Indonesia. The strength of this lineup is that yung kanilang jungler napakadali mag-dive. Parang hindi mo pwedeng iwan talaga si Sompak, si Coco, na, and Yuji actually, na nasa likod. Hindi pa na makita sila ng link or else mahihirapan sila. Pero ito na ulit ako person natin mga players, si Bobong dito na wala na buhay. Nangangate na, pinita mag-dico naman na ng immortality. We won! With that kill, minus player down. 40 Philippines. We are now on our 21-minute game time. Napakabilis lang para sa Team Indonesia na kuhanin ang ating Lord, ang tinamaan ng araw. Lord God with Hurricane Dance. Pwede siya makuha. Unstoppable na para ito kay Sumpak. Kelvin Kimang, labang kay Sumpak with the Tradition for the Dead Mage Dad. Yuji, sama mo pa. Nang araw pa rin nga lang, umaabutan pa rin with the Tradition again para dito. Blue Team Hero has been slain. Coco, with that kill, palitan lang. Pagalingan na lang itong pumindot ng ML, Honey Grace. Pero ngayon, Kelvin Kimang, nawala immortality against Sumpak. Third Gaming, nandun na rin if ever na may nangyaring pangit pa rin nga lang. Sumpak. Wow. Sumpak. Grabe. 4-11. Woo! Ingat na ingat ngayon si Sumpak sa kahit anong clash na ibigay sa kanya dito. Lalo na doon sa mga pag-pick up dito ni Divoy laban sa kanya. Although there are times talaga na nahihirapan talaga to the point na ganito na naman yung ginagawa dito ng isang Spling. Using in the Tempest of Blades, getting in the Sumpak. Now we have here Bob Ong using in the Hurricane Dance as well. Papasok naman dito with the use of the Wall Charge Knocking Upon. Pero napakakunat yan, sir, kaya hindi niya ipagpapatok dito. Pero turning gaming! Pumasok pa rin niya with the Flicker! Tatlo tuloy ang wala ngayon sa mapa for Team Philippines. And this is a good opportunity for Team Indonesia na simulan na ang second Lord natin laban sa Team Philippines. Eto na, nakikita na natin ating mga TikTok timers. Kentlong magpipilitan na lumayo dahil wala siyang buhay doon. Arrow ay tatama doon sa may Lord. Target lang para dito kay Dewey Boy sa mga panang Wild Charge. Here comes Coco with a very airstrike na stun. Mga sir, yung Ling. Pero Yuji may pinag-flicker at nakita pa rin. Unstoppable for this Ling. At habang nangyari ang Team Indonesia, they will take this Lord against Team Philippines on our game number 3. And I think for Team Philippines, medyo ang nagiging problema nila is napipilitan sila na pumalag every time to the point na nasisira yung kanilang formation on every team fight. Mm-hmm. Totoo yan natin, Chantel. Nakikita natin kasi na pinapwersa nila yung pag-try at pag-pick off dito kay Kelvin Gimang. Ang naging problema dito is nandun yung sustainability. Yung lifesteal niya using in every itemization na meron siya. Tapos, yung damage pa is also there. So, nagugulat sila dito. Bakit sila mapapatay dito ni Ruby? To the point na kaya naman nila i-burst. Pero, again, ang nawawala sa kanilang sistema dito is the emblem of our Ruby right now. Getting in those skills, getting in the resources, and now, tingnan mo ngayon kung sino yung napipin down. 24-minute mark into our game time, even though na magandang composure nila, hindi sila makasagutan dito laban kina Herto, dahil si Herto dito, it's either Hurricane Dance or yung ultimate dito ni 30 Gaming, yung mahuli nila to go in for the setups, and mahirap iyon ma-counter, lalo na kaya yung setup pa na ginawa dito with the I Am Offended hook. It's just too much of an impact laban dito sa Team Philippines who is being punished truly by that second level Lord. Already enhanced. Sakit ng Lord. Team Indonesia. Napakasakit ng Lord pero madedepensahan niya sa dito ng Team Indonesia. Nakapa-Hurricane Dance pero naka-Hurtod.
Power luck, hindi. Nabubuhay pa rin ang base ng Team Pilipinas. Lumalaban, so pack with a free hit. Simples with the other players. May pilita magkasang power dito. Si Bob on gamer. It is a shot down. Freeway is down with the touch on. Parang I heard though, gusto kabulin ng mga players. 30 Gaming, that is against 4 players. Oh my God, 30 Gaming is still alive. Kompleto pa rin ang Team Pinas on this game. 25-minute game time. Pero yung minions yata ang gusto tumapos na ating laban. Halos kalahati naging damage ton. But again, flicker out. Sakto yun. Coco win at better airstrike. Kaya na Brody, kailangan tumakbo dito ng Team Indonesia dahil nandito na ang mga players ng Team Pilipinas taking down Kelvin Kibang. Grabe yung laban natin, ha? Nag-less push and pull. Pero, these are TikTok timer, TikTok timers, guys. 60 seconds para dito kay Kelvin Gimang. Natitang buhay is her thought. Same goes with Kent Long. Merong minion wave ang Team Pilipinas ngayon sa ating laban. This is 26-minute game. Her can dance, nagkakupugan ang dalawa nating grupo. Pero 30 gaming, same goes with some factors. Sila lang mag-tower lock. Ito na minion wave. Kent Long will not be able to defend their base as Team Philippines will win this series.